Ayan ang. I got the lumpia for number 51. I need apat na sisig na yung tanggungan. Thank you. Apat? What's it? Lumpia. Apat na sisig. Ito yung gloves. Okay, you guys lumpia. Plate mo muna yung dalawang lumpia kailangan mo. Well, I have your receipt as well. Alright, 1395. Ano, mag-drop ako ng lumpia? Plate mo muna yung dalawang lumpia kailangan mo. Sorry, just give me a second. I have your receipt. Thank you. Give me a second, bye. That number 51. I got. Yeah. I got number 53. I got number 54. Thank you, Sarasha. All right. Thank you. Sorry about the wait, sir. What do we get today? 2315 whenever you're ready. Two punch lumpia combo. Hi, sorry. Just give me a second. What are we getting today? I'm just doing lahat fresh. Less than 2 minutes. Luto. Tapos na itong sisig lumpia, 58? Yeah, makabigay ko. Sir, 59, beef calderetas. Sir, I got your calderetas. Just waiting on the lumpia. For the pancit lumpia combo. Yes, sir. Of course. Hey, what's up po? Well done now is in Korea, ha? Is in Korea na. Oh, man. Hi, sorry. Just give me a second. Teka lang muna. Pwede na sila po po. Pork adobo na. I got number 61, chicken adobo. Sorry, just waiting on the lumpia. You're waiting on the lumpia as well. And then I have the 64 pork adobo. Alright. Sorry, brother. Whenever you're ready, lumpia na lang mga pork. Same thing? Pancit as well? Done. Oh, okay. We're gonna get excited for it. Okay. 300 na tayo tayo lumpia. Lapit. Same thing. Alright. Okay, isang combo. Kalyo na po lang mo. I need lumpia. I got the lumpia for number 61. Salamat. I need sauce cup. Wala na akong lumpia. Sorry. Yeah, okay na pala. Number 60, pancit lumpia combo, 60. Sana yung lumpia, nabigay mo na. Pancit lumpia, 62. Ah, how are you about that? 63. Lahat ng sisig, puro pancit at lumpia. Give me a second, sir. Hi, what are we getting today, sir? Gakpa tayo ngayon, mga kaibigan. Yung pancit natin, sold out. So, puro sisig to, no? So, we're going to look after that. Hi, so long to the NCCC. Whenever you're ready. Alright, I got the last one. Thank you guys. Have a good one. Kailangan ko muna salad plate. Thank you. Hi. What are we getting today? Sana nakikita mo kung may ginagawa ako. Ginagawa ko rin yung salad plate. Ginagawa ko, nagsasandok ako eh habang nagkukuha ako ng order. Yeah, may hihihit yung ulo niya. Hindi mainit ulo ko. Masaya, nakita niya lang. Ang lamignan ng ulo ko eh bago mo ko sitanin. I got the plate for number 71. This is the seating. Sorry, just waiting on the other plate. Long silog. Yes, sir. What can I put you? Sir, I got number 68. Long silog. Thank you. I got the chicken adobo number 72. Sorry, your receipt, sir. I got the pork adobo. Pork adobo, ma'am. Just give me a second, boss. So seasick. Comes with the rice, but it's like separate containers. Yeah, no problem.
Bossy, wait lang ha. Thank you. Wala nga, init mo na. Anak ka yung mga mumula-mula na. Mapulahas ang mga asawa ko ngayon. Okay, relax naman kasi minsan hindi mo na-expect biglang dadami yung tao. Yeah, okay naman. Kanina wala, walang tao. Tapos bigla dumating. Kawain naman dyan. Kain na. Alright. What are you waiting for? Come on down. Pork adobo, boss. Waiting on pork adobo. Pork adobo. Bossing. 76. Hi, sir. What are we getting to? Wala na to 69.71. Yeah, wala na. So, yung lechon kawali, nabigyan niya yung pork adobo. Chicken adobo and lumpia. Okay, sir. Have your ticket. Okay. May lumpia ka doon? Double D. I got number 75, chicken adobo. Kuha mo na yung lumpia? Yes, sabi lang. Bossing, I got yung sisig. Thank you. Tapos isang sisig, apat na eggs. Yes, boss! Magdami kong ganun! Yes, boss! Pupili tayo niyan. Grabe, apat itlog niya oh. Sa sisig. Hindi. Boss, waiting for sisig with 4 eggs. You got it, sir. It's here. Bahala ko na naman makipag-usap na makipag-usap ngayon sa customer kasi Webes na. Marami pa akong baong Ingles. Sige, ako na, be. Bumabala kayo para makakain ka. Well, ito, magkakape na tayo. Medyo nag-slowdown na. Pero kung napapansin nyo, di ba, yung puswelo ko, ang laki. 500 ml na kape to. Pampabilis. We are getting a beef caldereta today. Caldereta. Now, from Cotteri. Chicken adobo. Every Thursday? Every Thursday we go here. We go every Thursday here. Yeah. We always go for the caldereta or the adobo, whichever one is we craving that day. Oh, hindi. Talagang pinaano ko siya, pare. Pinalayas ko siya. Medyo ano kaming dalawa eh. Kontrapelo kaming dalawa eh. Pero pagod kasi yan eh. Kanina niya pag gusto mong mag-break, nagdire-diretso na kami. Kaya, standable na. Medyo masungit. Tapos susungitan siya sa akin, mas masungit kaya siya. Hindi, kailangan niya talaga ng break. Yun, kung bakit ko siya pinababa. Back to work. Nakapag-break na ako ng 20 minutes. Baka mabugbog tayo ni Commander. Ay, ako, eto, tapos na kami. Tapos na yung medyo ratratang time natin. Ngayon, nagkaroon na ako ng time. Kaya mag-good morning ako sa inyo. Nga pala, eto ang weather sa Washington. Napakalamig. Umuulan-ulan. Mamaya, magpiprepare naman tayo ng ano natin. Nung lumpia para bukas. Commander Edna ang gagawa nun. Yeah. Nga pala, salamat nga pala doon sa ano, yung bumisita sa amin last week. Si Rudy, bali kasama niya yung pamilya niya galing ng California. Sir, almost done. Just waiting on the answer. Ang kiwaga ng CHC Bobs. Thank you. Yeah, you too. Dahil malamig na ngayon, kanina, malambot na ako ng yan po. Ito yung siniga. Naubos na isang batch kanina. Ito na lang yung bago. Ayan, talagang yan po. Makikita nyo ang yan po talaga. Malambot na malambot na yan. Oh, by the way, guys, meron na kaming pork belly sinigang. Monday namin inumpisahan. Oh. Kasi lamig na ngayon, sobra. So, like right now, meron akong sinigang na order. Actually, itong customer na to, nag-ayan. 6 na piraso. Pinakabuto ang sinigang natin. Kasi sa soup talagang merong tamang temperature eh. Ito sakto to. At sumobrang init, baka mabandihan naman yung bibig ng customer natin. Nilalagay ko siya sa 300. Sakto. Yan ang tinatawag na higuping sabaw. Hindi ko mapapasok pero mainit. It's like 3 days in a row, sinigang sir ha? It's good, right? He was the one who ordered the sinigang. Yeah, he's my first customer. He's actually my customer for how many years? It's been a while. Long time. What do you usually order here before, sir? And then it's chopped and sprouted. The sisig. Yeah, tapos lalagyan natin ng fresh na spinach. Because I promise you, we're gonna have spinach today, right? Yesterday, there's no spinach. So, excited kami. May papakita ako. Ito, hindi ko ginagawa. Pero ito, merienda namin mamaya. Salamat! Ingat! Masarap to. Filipino shop. Hindi, yeah, mabibili nyo sa mga Asian store. Asado. Mamaya, merienda namin yan dahil malamig. Tapos, bukas, baka merienda naman namin, Chicken Mommy.
sakto rito sa Siomao. Tagbili ka lang ano, saba, gawa tayong turon. Yan yung ganito, sa pinakukulungan ko yan. Kasi pag di mo ginawa ito at pinrito mo diretso, malansa. Ayan, dapat huwag yung kulong-kulo. May oras, meron akong oras. Para pag dinipry mo siya, maganda yung tsura at saka hindi siya liliit. Tutunay yung loob niya. So, siguro mga 3 minutes lang sa deep fry, 300. 300 yung temperature nung pagpiprituan nyo. For 3 to 4 minutes, ayos na. Mamaya, habang naguhugas ako, habang naglilinis ako, nandun siya sa prep sink, gagawa siya. So, ayan, apat na ganito yung gagawin niya mamaya. Ayan. Lahan ko na, laman nito, pork giniling, celery, carrots, onion, at garlic, salt and pepper, tsaka konting patis. Kaya maya-maya lang konti, makikita nyo si Mrs. ko paano birahin tong lumpia natin. Kaya sarap na sarap ang mga customer natin. Bukas Friday, ikaw naman bibirahin. Bibiro na. Oo, bukas siya, bukas siya. Hindi ko dahil Friday ngayon, bumira siya ng lumpia, siya naman ang bibirahin. Oo, parang sahod ko pa yun, parang pasalamat pa ako. Nakita nyo, kurak-ratan kayo from Monday to Friday, pagdating ng Friday night, biraan naman. Kapara hindi kayo ma-board, pala makakala nyo masyado kami seryoso. Shoutout nga pala mo sa mga batang kangkalo, no? Sa 4th Street, mga tiga 10th Avenue, hindi ko na isa-isahin. Pero alam nyo na kung sino kayo doon sa barangay namin, lalong-lalo na doon sa Batman, doon sa lugar nila Kuya Popoy. Sila Minong, yan, sila Agi, yan, tsaka syempre si Barangay Captain Jerome Soriano. Ha pala, meron ano, ang daming mga subscribers natin na magpapa-shoutout. Talaga, sorry sa inyo kasi nakalimutan ko yung, ano, yung listahan. Pero si Oman Manzano, tsaka si John Lemon talagang hindi nawawala sa isip ko yan. Omen na Manzano at saka si John Lemon. At saka yung ayaw magpa-shoutout, sino yun? Si Peter Will Chua ayaw magpa-shoutout dito, boss. Hindi ko na kayo siya shoutout talaga. Peter Will Chua. Ang salamat po. Dampa Express sa Bulacan. Maraming salamat po. Oh, Cheryl Gismundo nga pala. Oo, yung sa Facebook cha Facebook page natin. Maraming salamat, Madam Cheryl. Eto, siyempre, relax time na kami ngayon. Magmi-merienda naman kami. Actually, kakatapos lang namin kumain. Give me a bag today. And the sinigang, you know, because it's cold. It's soup with pork. Nag-uubusan ng English too. Thank you. That was the one drink. Merienda na tayo. Tom Jones. Ito yung shopaw. Microwave lang ang katapat nito. Okay, huwag yun ang kulitin. Makatrip niya lang yun. Tayo talaga. Yes, because... For you, ma'am, I really save it. You know, even though you don't come, I always save CC for you. How are you? It's been a while. I haven't seen you for a while. We have 5 people order CC with pancit. Yeah, I know. But for the lumpia, ma'am, this is what I have left. I'm just gonna give it on faith, okay? That's like, the last lumpia we have. The last lumpia. Sold out for the lumpia. Just say, I got this. Now, you know how much viewers we got already? I think it's close to 1.4 million. Kung ano, kung nakita niyo ibang videos natin, kung matatandaan niyo, meron tayo doon nakalagay na G.I. Jane. 'Di ba yung customer natin? Ayan, lagi pa rin siyang dito. Ano na 'yan, mag-iisang taon na 'yon. Ito sisig pa rin ang in-order niya. Alam ginagawa niya order sisig, pancit, lumpia. Sa kasawi ang palad, naubos ka agad yung pancit natin. Nagdalawang batch ako ng luto ng pancit. Naubos, tapos yung lumpia, ganun din. Itong piraso na lang ang natira, hindi ko na chinay. Kasi suki naman natin. So, out na tayo ng lumpia at pancit for today. Ito ang siopaw ko. Ang siopaw naman? Hindi, nag-steam kami ng siopaw. Merienda. Merienda, galo. Mainit ah. Sobrang init. Wala ka dito nung hoisin, no? Hoisin? Wala eh. Sarap sa anong... Hoisin sauce. Hindi na nakamiss yung... sauce niya, yung sa Pilipinas. Aray ko, mainit. May isa pa. May isa pa doon ah. Ay, mga customer natin, mga regular customers natin na everyday nandito. Yung iba, halos same order sila kung beef caldereta. Ano tayo na beef caldereta all the way? Mondays to Fridays. Puro caldereta lang. Meron naman ng iba na everyday nandito, kung ano yung special for the day, yun yung in-order. So, araw-araw sila nandito, pero iba-iba yung in-order nila everyday. O, yan lang. Napaka-ano lang. Nakakatuwa kasi sila pa yung
ano, sila pa yung nagsasabi na, syempre, I'm not gonna miss it. Alam ko, seasick today or kare-kare Friday. Kaya, saka isa pa yung location natin, hindi siya talaga masasabi na prime spot kasi nakatago kami. Yung mga pupunta dito, hindi yung by chance lang na napadaan, gutom, may nakita na food truck. So, sila dito, dumadayo pa, alam mo na, yung iba nga galing pa ng McCord side. Actually, yun, mga 10 to 15 minutes na na-drive papunta dito, sinasadya kami. So, alam namin na kaya sila pumunta dito kasi gusto nila yung pagkain natin. Ganda nga po sa inyo. Ito, nakapagligpit na rin kami ng konti. Medyo walis-walis na lang ngayon dahil sa may mga nagtatanong po dun sa channel natin kung paano namin ginagawa yung lumpia. So, ito yung lumpia filling natin. Very simple lang yung ingredients niya. Ground pork, carrot, celery, onion, garlic, salt, pepper, and patis. Ganun lang. Wala tayong extender kaya ang dami na sasarapan sa lumpia natin kasi everyday siya ginagawa so napaka-fresh nung ano niya, nung lasa niya. Napaka-simple lang pero very flavorful. Walang arena. Walang arena yan, pare. Wala tayong extender talaga, kundi yung mga natural na starch coming from mga vegetables na kasama. Alright. So yan, ito yung ginagamit namin para mas madali. Yung, anong tawag dito? Piping bag, no? So, yung ginagamit naman natin na wrapper, pakita namin sa inyo. Ito para may look up. Yeah. So, ang ginagawa ko, ini-stack ko lang siya. Medyo maliit yung space natin dito, so hindi ganun karami. Pero syempre, bago yun, sanitize nyo muna yung workstation nyo, pinaka-importante. So, siguro mga apat dito. Nakakagawa ako ng 12. Tapos, ang ginagawa ko pala, sa freezer namin kasi nilalagay yung mga wrappers. Dati, inaantay pa namin siya na ma-defrost, ma-to. Ako, ang ginagawa ko, straight from the freezer, pinag-ihiwalay ko na siya. Pero kailangan maingat ka. Kasi, ang logic nun, malamig pa rin siya kahit na nakatanggal na. So, malagkit pa yung balat. So, itong hilera natin, makakagawa tayo ng 12. Mas malaki yung space nyo, the better kasi mas mabilis kayo makakagawa. So, ganyan lang siya. Sa umpisa, medyo parang nakakailang pa siya. Pero, you'll get the hang of it. Alam nyo na yung pressure saka kung saan ka titigil. So, ganyan lang. Tapusin ko yung 12, tapos sabay-sabay ko sila i-rorolyo. Actually, dati iba yung way natin, no? Be? Tapos parang overtime, parang doon mo marirealize actually kung ano yung mas mabilis. Parang ikaw rin makakadiscover sa yung technique na mas mabilis para sa'yo. Actually, yung pag-rolyo kami ni Bogs, magkaiba kami ng style nito eh. Pero syempre, kung ano yung nag-work sa akin, yun yung gagawin ko. Tsaka ba tayo open-ended? Bakit open-ended ang lumpia natin? Open-ended kasi isang luto. Yeah. Alam mo, feeling ko pag open-ended, mas less yung absorption ng mantika pa. Lumalabas kasi. Yeah, akala mo lang na parang, ay, mas papasok yung mantika. Hindi eh. Mas nag-absorb ng mantika yung maraming balot na yung talagang sealed siya, no? So, akong ginagawa ko, nilalagpas ko lang ng konti, tapos parang tinatuck in ko siya. Tapos from there, wala, ganyan lang. Diretsong balot lang. Si Bogs, ang style niya, ikaw tayo ganito kayo, no? Parang dinidikit niya sa kanyang irorolyo, which actually, mabilis din. Pero mas, ano ko eh, mas gusto ko yung parang tinatak ko siya. Kasi, mas tight yung roll yun. So anyway, mabilis lang siya pag na nakuha mo na yung rhythm nito. Ang bilis-bilis na niya gawin. Kaya lang, kasi yung gawa natin, daan-daan piraso eh. So, abutin ka rin minsan na nababato ka. Okay, pang seal yun naman. So, ginagamit namin pang seal, itlog. So, ito sobrang sigurado na, ano siya, na selyado siya. Tapos, ginagamit namin brush lang. Pero dapat dito actually mabilis ka kasi
pag na-dry siya, hindi rin siya dumidikit. Ito ko lang sa inyo. So, pag ni-roll niyo siya, dire-diretso lang. Medyo lalagyan niyo lang ng konting pressure. Kasi minsan hindi siya dumidikit. So, ganyan lang siya kabilis. Diba? Hanapin nyo lang yung dulo, tapos i-seal nyo lang. So, ganyan lang. So, after nito, lalagay na namin siya sa freezer. Kasi mas magandang iprito yung frozen dahil mas crispy siya lalabas. Ayun, boss! We ran out of lumpia! Yeah. Alright, I'm just gonna wave my hand with... What did you order? Chicken adobo. Chicken adobo. I got you. How's Tom? That's your friend, right? Tom? But same... Oh, okay, you're done? Okay. Oh, yung iba naman, no, marami nagtatanong, tinatanong kami kung ginagawa yung ano, kung ino-order lang daw ba namin, o kung kami talaga yung gumagawa. Ito, ngayon, pinakita na namin sa inyo kung paano namin ginagawa talaga. From the scratch po lahat yan. At saka talagang everyday talagang ginagawa para ibenta kinabukasan. So talagang fresh po lahat. Tapos yung iba din, sinasabi, oh, bakit i-share nyo kung paano nyo, di ba, kung paano nyo ginagawa, ang daming makakaalam kung paano. Ang ano naman namin nun, ba't naman hindi, di ba? So, ayun, pagkatapos na marolyo, ang ginagawa namin, nilalagay namin siya sa freezer. Kasi, pag frozen siya, mas crispy siya kapag pinrito mo na. At saka, syempre, para ma-retain yung freshness niya, kasi kung sa fridge lang, mas may tendency na, syempre, raw pa rin yung ano eh. Raw pa rin yung ground pork dito. So, para ma-retain yung freshness nung karne, i-freeze natin siya. Ayan, ready na yan. If I wrote you a song, if I got every word, perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Quite well.